Hello! Magandang magandang gabi mga kaibigan. Welcome po dito sa Radyo Klinika sa DWIZ. Ako po si Marupa Hati Sarne. Ngayong gabi, ang pag-usapan po natin ay tungkol sa komang. Komang, sa English po, bow elbow, or ang tinatawag din po nilang gunstock deformity. Oh, pero alam niyo po ba na itong komang, isa po palang ano ito, Spanish term. At ang kanyang ibig sabihin po, actually, galing po ito doon sa word na manco mula po sa Spanish na ang ibig sabihin ay one-handed o isa lamang ang kamay o isa lang ang braso o kaya wala pong braso. Yun po pala yung pinanggalingan ng komang mula po doon sa word na manco. Tapos binaliktad natin, ginawa natin komang. Ngayon ang pag-uusapan po natin bakit ba nakukomang? Ano po ang dahilan ng pagiging bow elbow? Sa English po pala yan bow elbow. So, pag kunyari po ay nakukomang, ayon po dito sa mga sinasabi, no, hindi po maganda ang healing nung inyo pong siko pagkatapos na kayo po ay mabalian. Ang condition na ito ay tinatawag nga rin pong gunstock deformity. Cubitus varus deformity sa scientific name niya, no? Ito po ang kadalasang komplikasyon ng mga nagkakaroon ng fracture dahil po hindi naging maganda ang kanyang healing process. Pwedeng pinabayaan, hindi na semento agad, no? At nagkakaroon ng supracondylar fracture. Ito po ang kadalasang nangyayari po talaga sa mga siko na hindi po naaayos agad, makaraang sila po ay mahulog o kaya ay magkaroon ng trauma, no? Mahampas. At ito po ay nangyayari kapag kunyari nahulog ka ng naka-straight yung arms mo, no? So yan, ay maaari ka magkaroon ng varus deformity o komang. So ang cubitus varus po o bow elbow o gunstock deformity ay resulta po ng malunion o hindi po nagkakaroon ng pagdudugtong muli yung mga nabali pong mga buto po dyan at komplikasyon po dyan ng supracondylar fracture ng mga humerus, ang tawag po doon. Ito yung nangyayari sa extension na type ng supracondylar fracture ng humerus, nagigintay lang po para ma-reduce o mabawasan o mawala yung pong nagdadala po sa kanya na anggulo. May mga management naman po dyan. Pero mas mabuti siguro na mag-explain po sa atin tungkol sa pagiging komang ay isa pong napakagaling na orthopedic surgeon na ating pong kaibigan, si Dr. Rylan Flores. Doc, take it away! Kailangan malaman muna natin yung physiology at pathology kung ano nangyayari, bakit nagkakakomang ng isang tao. Ang buto kasi, sa totoo lang, it's living tissue. So, nare-reabsorb si calcium, naminipis siya, mawala siya hanggang sa tumutubo yung panibagong buto. May mga cells involved yan para manatili yung hugis niyan. Ngayon, oras na magkaroon ng disruption, ganun pa rin, tuloy-tuloy pa rin yun. Kaya nga humihilom ang buto. Mabalian, abay, maski anong mangyari, habang buhay ang tao, tutubo yung buto. I remember, I think it was last week, na pinag-usapan natin na yung na sinasabi nila pagka nabalian, ay nagkalaman na yung ano ko, kaya yung balik, kaya okay na. Hindi po nagkalaman kung hindi butong bagong tumutubo yun. Kaya ngayon yung callus formation na tinatawag. Now, ito ngayon, hihilom siya. Ang tanong, hihilom ba siya ng nasa maayos na lugar, na nasa acceptable na lugar, o paling siya? Kaya, importante kasi sasabihin ng iba, hindi nila napapansin kasi either mataas yung threshold of pain nila o di kaya talagang ayaw pumunta para magpatingin o sasabihin ng iba, Dok, wala kasi akong pera pang patingin. Kaya, isa sa mga ginagawa namin una ay magpa-x-ray. Sabihin, Dok, wala akong pera pang pa-x-ray. So, hindi na lang. Pero makikita mo, may gross deformity. Pag sinabing gross deformity, tingin mo pa lang, talagang imbis na tuwid dyan, nakabinggo. Kasi imbis na dapat tumubo ng tuwid,
ang nangyayari, either naka-anggulo, ang masaklap nun, naka-ganun pa, o naka-lihis talaga. So talagang hindi mo makukuha yung tamang itsura o korte niya. Kaya mayroong komang. Na, madalas nangyayari dyan dito sa siko, sa wrist, paminsan nangyayari din yan sa lower extremities natin. Kasi napapabayaan kung sakasakaling nagkaroon ng injury o nagkaroon ng fracture. Ano ibig sabihin sa napabayaan, Dok? Hindi kagad dinala sa doktor? O hindi binigyan ng atensyon. Kumbaga, hinayaan, binaliwala, o talagang hindi lang pinansin. Eh, may problema na pala. Kaya nga, madalas, we try to do kung anong pwede nating gawing remedyo. Ang unang-una, syempre, madalas naririnig natin, inooperahan. Bakit inooperahan? Nang sa gadoon, maituwid at maiayos yung anatomical na itsurang tama ng butong involved. Kaya yan ay inooperahan. Yung iba naman, kung nandoon sa tinatawag na acceptable, ibig sabihin, kunyari, dapat ganon, pero manakapaling ng konti, okay na yun, acceptable yan. Pero, kailangan hindi siya gumagalaw at naipirmi. Kaya nga kinakas namin. Sinisemento. Nang sa ganoon, humilom. Gaya na sabi ko, tutubo ang buto at yan, kahit hindi pa tayo, magre-remodel lang yan. Lalo na sa mga bata, pag nag-remodel, in 5 to 10 years, hindi mo naman mapapansin yan. Sasabihin mo, may bali pala yan. Mm-hmm. Kasi naayos na ng mabuti. Ngayon, may mga ibang bata na nagkakaroon ng problema na nagiging komang, pero hindi na talaga nabalian. Ang nangyari, yung tinatawag natin na mga slip epiphysis. Ano ibig sabihin nun? Kung mapapansin ninyo, I'm sure may mga nakakita na sa inyo ng x-ray, di ba? Ang x-ray ng isang tao, buong-buo yung buto. Kitang-kita mo yung hugis, kitang-kita mo yung korte. Pero pansinin ninyo yung mga x-rays ng mga bata. Mapapansin nyo parang lutang-lutang yung buto kasi hindi pa buo yung kanilang buto. Yung areas na nando, nagdi-develop pa. Ngayon, the development occurs sa magkabilang dulo ng buto. Dito ang pinakamataas yung pagtubo para humaba nang sa ganun eh makuha yung in the future kung gaano ba talaga kalaki yung tao, kung gaano kalaki yung bias, kung gaano kalaki yung mga extremities, yan nakasalalay doon. Ang problema kung yun ay hindi nabalian pero lumihis at hindi na remedyohan, there's always a possibility na yung pagtubo ng buto maaagrabyado. Dalawa lang naman yun. It's either hindi masyado maganda yung tubo ng buto or sumobra naman yung tubo ng buto. Hypertrophy ang tinatawag doon. Kaya nag-iiba, nag-disfigure din siya kung sakasakali. Kaya yun, kailangan remedyohan din kasi nakakahinayang lalo na sa mga bata. I mean, sabi ko, kung may edad ka na, okay na siguro yan kasi functionality ang mas importante. Pero sa mga bata, hindi mas importante, pero isipin natin na mahaba pa ang buhay nila. Eh kung may deformidad na sila habang bata, dala-dala na nila yun hanggang sa pagtanda nila. So, ilang taon, ilang dekada pa yan, kung kaya pinakamainam ay, yun nga, ituloy-tuloy na dapat maremedyohan. Kaya oras na magkaroon tayo ng injuries, nahulog, nabagsak. Obvious naman kung bali yung buto, kitang-kita mo talaga nilaglag yan o hindi. Pero kung nagdududa, isa, dalawa, tatlong araw, talagang hindi nawawala yung nararamdaman. At pagkatapos, parang mas lumalala pa at persistent siya. Patingin na po at kailangan natin talagang pa-x-ray. Huwag na pong hilutin, masahihin at galawin pa. Kasi maaaring mas makadagdag pa sa problema. Nabanggit ko nga earlier on, di ba? Para tumubo ng maayos. Pinipirmi nga natin eh. Yung pinakialaman mo, maaaring mas mapaling pa, mas magka-problema pa, mas lumala pa yung mga posibleng komplikasyon katulad nung pagkomang. Pero pag kunyari na komang ka na ba, tumanda ka na, no? Pwede pa bang makorek yan ng surgery kapag malaki ka na, kapag matanda ka na? Well, yes and no. Ay,
Ayan na naman ako sa yes and no ko. Yes, because pwede naman natin remedyohan. Surgical lang, ang definitely surgical ang ginagawa para maituwid. Ang tanong na lang is kung gagamit tayo ng mga grafts, ng mga instrumentation, kasi yung baluktot kailangan ituwid natin. Mm-hmm. Paminsan tumitiktik kami ng mga angle or wedges para maisayos at maisituwid. So pwede naman. Mm-hmm. Kaya ako sinabing no, kasi paminsan, titingnan din natin yung pagka-deformidad. Mm-hmm. Naaapektuhan din kasi yung soft tissues. So, kunyari, sobrang tagal na at talagang angulated o meron pang decrease in length or shortening no extremity na tinatawag, maaaring sumunod kasi yung soft tissues. So, kung gugustuhin na para maituwid, ahaba, eh baka mamaya hindi pa pwedeng isahan lang. Mm-hmm. Kung hindi multiple procedures or may mga iba pang kailangan pwedeng gawin para maisatuwid, or kahit gawin pa natin dahil hindi na natin masistretch yung mga blood vessels, yung mga nerves, at kung ano-ano pa, oo, maaari makorek, pero hindi na yan katulad nung original. So, kumbaga, pwedeng mas maikli kaysa dun sa dati. Yun yung kaya may no doon. Kasi paminsan, depende pala. No? Maaaring nagkaroon na ng mga complications na hindi na basta-basta mareremedyohan. Mm-hmm. Kaya, mga anak nyo po ha, bukod sa iingatan, dapat agad-agad suri po sa doktor, no? Huwag pabayaan. Mapapansin natin kasi lalo na sa mga bata, it takes a while. Kasi nga malalambot, flexible ang buto ng mga bata, hindi basta-basta bibigay, hindi basta-basta magkakaproblema. Madalas nga, may tinatawag na green stick fracture. Mm-hmm. Ano yung green stick fracture? Abay, green stick, kasi alam niyo yung mga stems ng mga tanim. Mm-hmm. Nabali na pero ando pa sa pwesto, pero nakikita mo may bali o meron tinatawag na hairline fracture. Mm-hmm. Na sa totoo lang, bali pa rin siya. Kaya lang, hindi nawala sa pwesto. Kung kaya, it takes a while para mapansin na talagang may problema pala yung bata. Eh mapapansin natin, ilang araw na hindi masyadong ganun kaliksi yung bata, hawak-hawak niya yung kamay, hawak-hawak niya yung braso. Tapos pagka yayakapin mo o lalaruin mo, medyo siya mismo yung magwi-withdraw. Ibig sabihin nun, maaaring may problema siya. Ipatingin nyo na, lalo na kung may history ng aksidente. Yung iba naman, sasabihin nila, Dok, hindi nga namin alam na may nangyari. Eh may nangyari pala. Kaya magduda na po kayo. Baka nga na-aksidente ng kaunti. Eh, yung kaunti pala, hindi pala kaunti, malaking problema pala siya. Oo nga. Nako. Anyway, Doc, kung may mga tanong pa sila sa'yo, saan sila pwedeng pumunta o mag-consulta? Facebook lang naman po. Facebook po tayo. Facebook po, Doc Rylan. Yes, nandiyan lang po, R-Y-L-A-N. Pwede po kayong magtanong. At kung gusto po ninyo mahaba-habang salaysayin, mag-consulta, pwede rin po tayo. Yes, Doc. Thank you so much. Ha. Maraming salamat sa iyo. Si Dr. Rylan Flores po yan, your friendly orthopedic surgeon. Ayan na kung may mga katanungan pa po kayo kay Dr. Rylan. Pero alam nyo po, hindi lang pala fall o hindi lang mga trauma, pwede nga maging dahilan po ng fracture o yung pagkakaroon po nitong pagiging komang, no? Ang Turner syndrome, meron daw dalawang congenital conditions na commonly ay itong nagiging dahilan ng cubitus valgus o yung pong pagiging komang, Turner syndrome at saka Noonan syndrome. Ang Turner syndrome po ay isang chromosomal disorder kung saan ang isang babae po ay ipinanganak na iisa lamang yung X chromosome niya. Ang mga tao na po may Turner syndrome ay nakaka-experience ng iba't ibang mga simptomas katulad po ng maliit po sila at delayed ang kanilang puberty. At yon ang isa sa mga naapektuhan po, yung kanilang mga arms hindi po straight, ano? O kaya ay maiksi. May Noonan syndrome din daw po, isa pang genetic disorder na delayed naman ang development. Kaugnay po niya, nagkakaroon po ng genetic mutation, pero minsan ng mga doktor po ay hindi
malaman o hindi nila alam talaga kung bakit ito nagde-develop. Bagaman at wala pong cure o treatment para sa Noonan syndrome, marami naman po mga treatments na makakaminimize ng kanyang mga epekto. Okay. Anyway, mga kaibigan, so kung mayroon po kayong anak na komang, ang sabi nga ni Doc, yung Gunstock deformity o cubitus varus deformity, ay sana maiiwasan kung maaga pa lamang po, dinadala nyo na sa doktor ang inyong mga anak. Pero kung kunyari po ay nandyan na yan o na nangyari na, meron din pong mga surgery na pwedeng ipang-correct po niyan. Although, syempre, minsan ang isipin ng ilan, kung hindi naman nakaka-apekto sa kanyang mga gawa, no, yung kanyang pagiging koma, hindi naman painful, hindi na po yan talaga ginagalaw. Okay? Maraming salamat, Dr. Rylan Flores, our orthopedic surgeon.